Pabor ang ilang senador sa right-sizing o pagsasaayos ng mga ahensya ng pamahalaan na may repetitive o nadodoble ang trabaho. Layon itong makatipid sa budget ng gobyerno, pero git ng mga senador, dapat hindi malalagay sa alanganin ang hanap buhay ng mga empleyado. Si Eunice Samonte sa sentro ng balita. Suportado ng karamihan sa mga senador ang right-sizing ng burokrasya o ang pagsasaayos ng mga ahensya na mayroong repetitive o overlapping function na panukala ng Department of Budget and Management. Layo nitong i-streamline ng mga ahensya ng gobyerno sa pamamagitan ng merging, restructuring o abolishing ng government entities. Para kay Senator Bong Revilla, suportado niya naman ang right-sizing pero huwag naman sanang maging dahilan nito para malagay sa alanganin ang hanap buhay ng mga manggagawa. Aniya, dapat ang maging focus nito ay kung paano makakatipid ang gobyerno sa dagdag gastos at hindi para maapektuhan ang mga empleyado ng pamahalaan na nagsisilbing backbone ng gobyerno. Dapat aniya laging para sa kapakanan ng tao at hindi para sa ikasasama nito. Ayon naman kay Senator Coco Pimentel, tamang termino nga aniya ang right-sizing at hindi downsizing. Ibig sabihin lang nito aniya ay hahanapan lang ng tamang pwesto ang ibang empleyado na gumagawa ng kaparehong trabaho o nagtuturuan lang. Choice na lang aniya ng empleyado kung tatanggapin nila ang ibibigay na benepisyo kung ayaw pa nitong umalis o ililipat sila sa iba. Si Senator Loren Legarda naman, full support sa DBM. Sa katunayan, nag-file na rin ito ng kaparehong panukala noong 17th Congress noong siya pa ang Senate Finance Committee Chair. Mayroon naman kasi talagang mga ahensya ng gobyerno na redundant at nagresulta aniya sa inefficiency ng mga empleyado at dagdag gastos. Handa rin aniya siyang i-refile ang kanyang panukalang batas na right-size ngayong 19th Congress. May dalawa namang tanong si Senator Joel Villanueva. Una ay bakit aniya mayroon pa rin mga unfilled government positions? Dapat kasi aniya ay mayroong pag-aaral sa staffing pattern ng gobyerno para matukoy kung ang plantilla position ay kailangan pa. Pangalawa, kinwestiyon din ni Villanueva kung bakit napakarami pa rin job order o contract of service o COS sa gobyerno. Base sa datos ng Civil Service Commission as of August 2021, mayroong 100,895 JO at COS position sa national government at mahigit 40,000 ang JO at COS sa GOCCs at SUCs. Ang ilan naman nating mga kababayan, hindi pabor dito. Para po sa akin, siguro po hindi po kasi alam naman po natin na ngayon medyo magulo pa po ang Pilipinas. Hindi pa po maipatupad yung mga dapat maipatupad para po mapagserbisyo ng mga Pilipino. So kung babawasan po ito, nangangahulugan po na mababawasan din po yung tutulong po para sa atin. May ginagawa pa rin silang importante. Hindi naman sila naging opisina lang ng gobyerno na baliwala lang. Pero meron rin namang ilan na nagsasabing panahon na para sa right-sizing. Siyempre, pabor ako kasi yung iba naman talagang wala rin namang ginagawa sa mga kanya-kanya nilang opisina eh. Puro mga nagmamarites lang. Pangunahing layunin ng right-sizing ay para lumikha ng mabilis at epektibong kawani ng gobyerno at mabawasan ang gastos sa mga doble-dobling posisyon. Eunice Samonte, para sa Bayan.